Rivera, maraming 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 salamat po. Thank you very much, Lito Rivera. Oh, yun oh, yun oh. Oy, meron ho tayong nagsabi dito, galit na galit, parang kapatid ho natin ng Iskonyans. Sabi niya ho dito eh, gusto ko lang basahin ang kanyang sinabi. Ayan, sabi ni Andre Sam, kawawa ka naman para din sa mga nag-traidor kay Yorme. Wala ho nagtatraidor kay Yorme. Ikaw naman kapatid. Alam mo, si Yorme nga mismo nagsabi, it's time to support the next administration. Tayo ho, sabi ho ni Yorme, mag-move on, suportahan ho. Anong pagtatraidor doon? Ang pagtatraidor ay hindi ho sumunod sa sinabi ni Yorme. Tayo ho'y sumusunod sa sinasabi ni Yorme. Di ba ho? Ayan. So, eto na, simulan na natin, no? Banat na. Saan na ba yun? Wait. Pasok! Oy, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Banat Bay at ngayong araw na ito, pag-uusapan na naman natin ang mga trending sa social media at saka sa mainstream media. Alam nyo, ha? Siyempre, mainit na mainit ang nangyaring eleksyon. Siyempre, marami nagsasabi na kesyo parang meron daw yaang nangganap or something. Meron daw mga kapalpakan ng COMELEC at meron daw sinasabi silang dapat ayusin. Alam nyo, tulad doon ang sinabi ko kaganina, the people has spoken. Oh, taray, English. Nagsalita na ho ang ating mga kababayan. Respetuhin natin at galangin ho natin. Kaya nga ho tayo nasa isang demokrasyang bansa. Ibig sabihin ho, inahayaan ho natin ng taong bayan ang humatol kung sino ang susunod ng Pangulo. Tapos na ho ang bangayan ng politika, tapos na ho ang kampanya, bangayan ng dalawa at iba't ibang kampo. Ngayon na ho na may nanalo. Hindi ho malapit, hindi ho malaki ho ang lamang. Wag na ho tayong kung ano-ano pang sinasabi natin dahil hindi ho magandang tignan. Mas maganda ho, suportahan na lang ho natin, pero hindi ho natin susuportahan ng parang bulag. Ibig sabihin ho nito, magiging blind supporter ho tayo. Hindi ho yun ang aking sinasabi dito. Ang sinasabi natin, simple lang ho, suportahan natin, let's give chance to this new administration, let's give them chance. Dahil all we want, kaya nga ho tayo nangangampanya sa ating kandidato, gusto ho natin mapagsilbihan ang ating bansa. Gusto ho natin umasenso ang ating bansa. So kung ang magiging tulay para umasenso ang ating bayan ay ang susunod na Pangulo, ba't di natin ho palakpakan? Di ba ho, ganun lang naman kasimple. Sabi ko nga ho sa inyo sa ating vlog, pag may magandang ginawa, palakpakan natin. Pag pangit, kahit sino pa yan, banata natin. Pero ngayon, let's see. Bigyan natin ng chance para kayo mga yung mga jowa ninyong wala pang ginagawa, may kasalanan na kagad. Lahat na lang isinisi kasi ginawa mo na nung nakaraan. Hindi, eto lang ha. Simple lang o. Simple lang mga kapatid, mga kaibigan. Let's say lang, okay? Let's say na totoong may ginawang hindi maganda si Marcos, si Bongbong Marcos, particularly sa Pilipinas noon. Oh, let's see. Bakit to? Hindi ho muna natin bigyan ng pagkakataon ngayon. Malay nyo, dahil sa nangyaring botohan, dahil sa nangyaring kampanya, at dahil sa suporta natin ng taong bayan na ma-realize niya na, uy, ma-challenge siya na may gagawin siyang maganda para sa Pilipinas. Di ba ho? Bakit di natin bigyan ng chance, ha? Yung mama. Kung may pumalpak, di tsaka na ho natin birahin, banatan, pag pumalpak. Pero wag naman nating i-wish pumalpak. Kasi kung i-wish natin pumalpak, anong tawag natin sa atin? Kung ano yung kinaiinisan natin nung nakaraang 2016 to 2022? Ano yon? Yung mga pinklawan. Yung mga pinklawan, no, walang ginawa kung hindi banatan ng banatan, di ba ho? Walang ginawa kung hindi banatan ng ang gobyerno ni Pangulong Duterte. Gusto nyo ba maging ganun tayo? Di para tayo mga tanga rin. Galit-galit tayo sa mga pinklawan pero ginaya naman natin. Di ba? Suportahan na lang natin. Suportahan na natin. Ngayon, tanong, sinasabi nung iba. Sandali, parang meron kasing bakit ganito yung nangyari sa COMELEC? Parang tapos na kagad, ang bilis-bilis.
ayan na naman o, tayo siya negatibo na ang bilis-bilis. Ano gusto nyo? Matagal. Pag matagal na resulta, sasabihin nyo may dayaan. Pag mabilis, may dayaan na naman. Nang-waiting. Hindi, alam nyo, meron naman o tayong proseso para dyan. Diba? Ulitin ko, hindi ko sinasabing tumahimik na tayo. Hindi yun. Ang sinasabi ko, meron tayong proseso. Meron o tayong prosesong dapat sundin. Kung talaga may reklamo, open naman o ang COMELEC para magreklamo tayo. Pero kasi so far, even yung isang grupo na nagbibilang din dun sa UST, sabi nila, wala silang nakikitang problema. Di ba ho? Sila na ho mismo. Hindi ho ito mga ano, hindi ho ito sa COMELEC, hindi ho ito mga, ito ho yung mga, alam nyo na, dun sa UST, mga nagbabantayo, mga madre. Oh. Eh bakit hindi ho natin suportahan kung ano yung sinabi nila? Tingnan natin. Sila na ho mismo nagsasabi, ulitin ko, hindi ho mga taga-COMELEC ito. Pero maganda yung sinabi nila. Paano yung banat bay? Ganito kasi, parang hindi naman ata kapani-paniwala na ang nakuha lang ni Yorme na ano, is ganito lang. 1 million, 1.8, oh, mga something ganon, 1.8 to 1.9. Eto, ulitin ko ha. Hindi sa hindi ho ako naniniwala. Actually, kahit to sa party list, nung pinag-uusapan nga na ho namin, ang dami hong nalaglag na party list na dati nagtatap. Hindi ko na maintindihan. Pero at the same time, ganyan na ho yan eh. Anong gagawin mo? Magwala ka sa kalsada? Anong gagawin mo? Kung talaga merong kang nakita, ikaw personal, na witness mo, nagkaroon ng hanky-panky, di ba? O edi ireklamo natin. Ireklamo na. Kung may nakita ka, ha? Ireklamo natin sa tamang forum. Again, wag din ho tayo gagaya nung kay Bongbong Marcos. Yung ginawa niya noong 2016. Oh, sabi ko nga sa inyo eh, sometimes we just hate some people, pero ginagaya naman natin. Oh, galit tayo dun sa mga dilawan na galit kay Pangulong Duterte 2016 to 2022. Ano ginawa? Kung hindi magreklamo na magreklamo, kung ano na paninira. Ha? Nang hindi man lang binigyan ng tsansa, di ba? Sabi nga, hindi nga binigyan ng ano, honeymoon period yung administrasyon ni Pangulong Duterte. Di ba? Tapos ganun din gagawin natin. Kala ko ba galit tayo dun? Oh. Oh, eto naman. Kabilang kanto naman. Anong kabilang kanto? Ano ginawa ni Bongbong Marcos mula 2016 hanggang 2022? Nagreklamo, dinaya siya. Galit na galit tayo, di ba? Bakit? Kasi ayaw tumanggap ng pagkatalo. Oh, guys, tapos ngayon naman, tayo na naman, ganun din tayo. Bag din. O, hindi para naging ganun na rin tayo yung mga kinaayawan natin. Di ba? Yun lang sa akin, oh, di ba? Pailit niyang hanggang kakaduluduluhan, naniniwala siya, dinaya siya noong 2016. Oh, gagalit tayo. Ano ba? Sabi na Supreme Court, walang dayaan nangyari. Nagreklamo ka na't lahat. Walang dayaan. Oh. Tapos ganun naman din gagawin natin ngayon. Sasabihin natin, dinaya tayo. Wag na. Ayan na ho ang hatol ng taong bayan. Diba? Ayan na ho ang hatol. Respetuhin na ho natin. Wag na ho tayong gumaya dun sa iba na kinagagalitan natin. Sa madaling salita, ito lang. Wag lang hong maging simbolo ito. Isabuhay ho natin ito. Diba? Wag lang ho tayo ganyan ng ganyan. Ano ka? God first ako eh. God first, pero ayaw mong respetuhin kung sino yung ilagay ng Diyos, diba? Ganun lang kasimple eh. God first, pero ang dami mong para kang aning na aning. Ah, dinaya ako eh. Bira, oo. Wait lang. Di ba ho? Marami nagmamahal kay Yorme. So, hayaan na natin. Okay, eto. Ako ba naniniwala na 1.9 lang si Yorme? Hindi. O, sa totoo lang. Naniniwala ba ako na ganito lang ang boto niya? Hindi. Pero hindi ko naman din pwedeng mapatunayan sa sarili ko na may nangyaring dayaan. Di ba ho? Kira Play, salamat po. I'm solid unit team supporter but I love you ba? Ay, same bro, thank you very much. Thank you. Ganun lang ho ka sa akin eh. Sa akin parang ganito eh. Alam ko, feeling ko, feeling ng marami sa atin, marami sa ating mga volunteers, kahit sila ano,
hindi sila naniniwala na 1.9 lang si Yorme. Okay. Pero at the same time, wala naman silang patunay o talagang ebidensya na eto, nagkaroon ng dayaan. Walang concrete na ebidensya. So, pagka ganun, shut up na lang. Wala ka palang maano eh. Wala pala tayo may pakita. Hindi, shut up na lang. Ang importante, ang pinakamahalaga sa lahat, bantayan natin ang gobyerno ni Marcos. Kasi ho, ganito ha. Halimbawa, bibigyan ko kayo lang sample para ho maintindihan ng bawat isang Pilipino. Nung kay Pangulong Duterte, nung alam, syempre naandun din tayo kahit papaano, 'di ba? Nasa PCOC mo ka. Nung yung ramdam na ramdam eh, na yung mga dilawan nag-aantay ng something para bumanat, siraan ng gobyerno. 'Di ba ho? So anong nangyayari? Instead na ayusin nung mga nasa gobyerno noong 2016 to 2022, hindi ho sila, basta iniisip nila, may gawin kaming mali o tama, bubirahin kami ng dilaw. Sigurado yon. So wala na kaming pakialam sa inyo. Ganun na lang ang nasa isip, di ba? Eh what if ganito, baguhin natin, ha? Baguhin natin. Instead na nag-aabang tayo sa pagkakamali ni Marcos, eh mag-abang tayo sa maganda niyang gagawin. Para ma-inspire kung sino man ang ilalagay sa pwesto. Ma-inspire natin yung mga secretary, USEC, ASEC. Huy, eto kami ha. We are giving you chance. We will support you. Oh, eto mga taong bayan, susuporta sa'yo. Na mga vlogger, ni Yorme, susuporta sa'yo, tutulong kung may magandang nagawa. Eh di ba, mas na-inspire sila. Ay sige, ayusin natin, di ba? Kasi eh meron pala mga matitinong vlogger na sandali damay to salta na salta. Siri, shut up. Hoy Siri, shut up. Ano, one sec. Bigla na nagsasalita to si Siri. Multo ba ito? Sandali lang ha, sandali. Anong still on it? Shut up, stop Siri. Siri, stop. Loko eh, ayan. Ayan. Ay, wait. Ito si Siri, abnormal. Ayan. Tsaka hindi maganda maging bitter. Huwag tayo magiging bitter, ha? Si Siri bigla na lang nagsasalita, parang buang, eh, no? Sandali, ah, sandali. Bahala ka, Siri. Oh, anyway. At saka yun, ah, marami namang mga magagandang, ano, magandang nangyari pa. Si Mocha, ho, huwag nyo nang iintindihin, ho. Alam nyo, ito, ah, walang biro ito. Worried ako nung una kay Mocha at kay Michelle. Kasi, syempre, si Mocha at si Michelle talagang nagtrabaho, ginawa nila yung kanilang trabaho, at pure ho yung heart nilang tumulong sa kababayan. Eh. Nung nalaman nga nila, isa lang ang conclusion namin, hindi sila makapaniwala doon sa numerong nakuha. Pero gayunpaman, grabe yung pump up sila. Kanina nag-uusap kami, yung mga idea na tutulong pa sila sa mga kababayan natin, sa kanila nang galing. Gusto nilang tumulong pa doon. Kasi meron naman choice si Michelle eh. Diba? Bakit to? Si Michelle eh, pwede namang magsarili na lang siya o gawin niya yung gusto niyang gawin. Kaya lang, meron na kaming nabuong team na enjoy naming tumulong sa mga single moms. Perfect everything. Pati nga ho yung isa sa tumayong pinaka-campaign manager namin, a single mother din. At sabi niya nga, eh, hindi nagtatapos dito sa eleksyon. Tutuloy natin ang pagtulong sa ating mga kababayan na single. Nakakatuwa. Dahil ako nga, kahit pa paano, may lungkot pa ako eh. May lungkot pa ako na parang hindi naman na hindi nag-translate yung pagod nila. Yun yung lungkot ko eh. Yung sa akin, wala naman akong kapagod-pagod. Nandito lang naman ako.
Pero sila ho yung nagpagod eh. Parang nalulungkot ako for them. Pero nung nakausap nila ako, alam mo, ang tanong nila, okay ka lang, bay? Walang biro, yun ang tanong nila sa akin, okay ka lang? Bakit? Eh, parang malungkot ka eh. Eh, kasi sabi ko, kasi malungkot ako para sa inyo eh. Eh, sino ba nagsabing malungkot kami? Ganun ang itsura nila eh. Di ba? So, parang sabi ko nga, ang ganda dahil maganda ang pusong nasimulan ng Mocha party list na ito. So, ituloy-tuloy na natin. Ngayon, maganda naman nangyari sa pagka-presidente. Kung hindi man manalo si Yorme, bigyan natin ng tsansa. Kasi kahit pa paano eh. Sabi nga nung iba eh, unbelievable daw yung 30 million mahigit na boto. O sabihin na natin unbelievable yun, okay? Sabihin na natin, pero at least, kita naman natin na 30 mahigit, eh ibig sabihin medyo majority ng mga Pilipino. Diba? Majority ho ng mga Pilipino, eh gusto ho si Marcos. Bakit hindi ho natin galangin? Diba, eto kasi, naalala ninyo. Kontrahan ng kontrahan, padamihan ng padamihan sa rally. Ngayon, nagsalita na ang tao. Whether, sabi ko nga eh, malamang, I can still say na malamang naghakot sila. Pero marami sa mga kababayan natin na hindi nagpupunta ng rally, nag-decide na si Marcos na lang. O, eh bakit di ho natin galangin? Diba? Oh, isa pa, tinanong ko si Yorme pagkatapos ng eleksyon. Tinanong ko siya, boss, nangangamusta lang. Kung ano man mangyari, sana pwede tayo magkape-kape. Kape-kape tayo. Oh, kwentuhan tayo, samahan pa rin. Alam mo, very positive ang sagot ni Yorme sa akin. Nakakagulat nga eh. Maraming nalulungkot para kay Yorme, pero si Yorme mas positive pa. Yun o yung ating ano, yan o yung ating gayahin, 'di ba? Yung pagiging positive ni Yorme. Sabi ko sa inyo, si Yorme ang pinaka nakita kong positive na tao. Kahit na ang dami na hong nakikita na hindi maganda, napaka-positive nung mama na 'yon. Kaya nakakatuwa lang, 'di ba? Oh, eto ha.